بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa ating mga kapatid na mga Muslim at sa mga kung mayroong manonood na mga hindi pa mga Muslims ay magandang gabi o magandang araw kung saan man kayong bahagi ng mundo. Sa inyong lahat, naway ang kapayapaan ay makamtan ng sinamang tumatahak sa matuwid na landas. So, welcome po namin kayo ng Islamic Information Center tungkol sa panibagong webinar na kung saan ay kami nagpapaabot ng mga basic na kaalaman tungkol sa Islam, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa mga Muslims, na kung saan meron silang mga katanungan na nahihirapan silang hanapan ng kasagutan na tamang kasagutan. Mayroon sa kanila may mga katanungan na galing sa hindi mga Muslims upang lituhin ang mga tao, upang umiwas sila sa pagsaliksik sa relihiyong Islam. So dito ang aming pong webinar ay binibigyan namin ng pagkakataon ang mga non-Muslims na sagutin ang kanilang mga katanungan. So sa araw na ito, ang ating webinar, ang topic ko ay kung ano ang Quran. Ano ba talaga ang Quran? Maraming haka-haka pagdating sa Quran. Ang malimit natin na maririnig sa mga kababayan natin na mga non-Muslims ay ito daw ang Biblia ng mga Muslims, which is malayong malayo sa katotohanan. Kasi pag sinabi mong Biblia, mga kababayan namin, mga hindi pa mga Muslims, Biblia, ito ay hindi salitang Tagalog. Ito ay Latin. Ito ay ibig sabihin ng Biblia ay compilation of books na ang singular is Biblos. So, pinakumpile ang maraming libro. So, hindi po namin masasabi na ang Quran ay Biblia ng mga Muslims. Kasi ang Quran, ito ay binubuo ng mga chapters, ng mga kapitulo. Ito ay binubuo ng 114 chapters na ang Quran sa buong mundo ay iisa. Iisa ang bilang ng chapters, iisa ang bilang ng verses kung ilan sila. Samantala ang Biblia na hindi namin matanggap na hinahambing nila itong Quran, na ito ay ang Bibliyang Katoliko ay kaiba ang bilang nito sa Bibliyang Protestante, sa Bibliyang Orthodox, sa Bibliyang Greek. So, ano ba talaga ang Quran? Ang Quran linguistically ay nangahulugan ng ang babasahin o ang binabasa, the one to be recited. So, dahil ang Quran po ay, ito ay nire-recite namin, binabasa namin sa aming pagdarasal, sa aming mga pagtuturo, ito ay binabasa namin. Bakit ito ay binabasa? Dahil nga ito ay ipinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a form of recitation. Hindi po ito pinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a form of writing na nakasulat. Katulad ng pagkakaalam natin na binigay kay Propeta Moises alaihi wasallam ang Torah, ito ay in a form of writing. So ang Quran, ito ay ang kahulugan niya linguistically ay ang binabasa. Kaya nga ang unang kapahayagan na binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iqra. Basahin mo, umagbasa ka, magbasa ka. Inutusan siya na magbasa. Hindi sinabi sa kanya na sumulat, kundi magbasa. So yun ang kahulugan nito. Ngayon, Islamically speaking, ano ang Quran? Ang Quran, ito ay ang literal na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng Sanlibutan, na kanyang ipinahayag, ibinaba kay Propeta Muhammad sa makanya nawa ang kapayapaan. Ito ay ang literal na salita na kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ito nilikha. Ito ay in a form of revelation. So, paano ito ipinahayag? Paano nakarating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng Allah sa Quran, "Ma kana li basharin ay yukalimuhu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila ilayhi rasula wa yuhi ilayhi ma yasha." Okay? Hindi para sa isang tao na kausapin siya ni Allah ng direkta. Maliban lamang kay Musa alayhis salam, ibig sabihin, hindi direkta talaga na face to face sila, kundi walang interpreter, walang tagapamagitan.
Sabi ng Allah, wakalam Allahu Musa taklima. Si Allah ay nakipag-usap kay Musa, direkta. Ibig sabihin doon ng direkta, ay hindi harapan na nag-umupo sila. No, kasi hindi pwede makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi walang tagapamagitan. Samantala, itong Quran, ito ay pinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may namagitan. Ito ay si Anghel Gabriel. So ito ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala in stages. Ito ay ipinahayag, ibinaba mula sa Lahul Mahfud. Sa Lahul Mahfud, sa preserved tablet. At ito si Anghel Gabriel alayhi salam, ito ay ibinaba niya kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa loob ng 23 years. Ngayon, ang Quran ba, ito ba ay para lamang sa mga Muslims? Yan ang tanong nila eh. Biblia daw ng mga Muslims, ang Quran. Ang Quran po mga kababayan namin, mga kapatid, hindi po ito para lamang sa mga Muslims. Sa halip, ito ay kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang salita na ipinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang isiwalat, ikalat, ibahagi sa sangkatauhan. Kailan ito binaba? Ito ay binaba, sabi natin, sa nung Laylatul Qadar sa buwan ng Ramadan. Katulad na sabi ng Allah sa Quran, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati min al-huda wal furqan. Ang Quran na kung saan ito ay binaba sa buwan ng Ramadan. Kailan, anong bahagi ng buwan ng Ramadan? Ito ay sa Laylatul Qadar. Ito sa night of decree, sabi ng Allah sa Quran, inna anzalnahu fi Laylatul Qadar. Katotohanan ito ay binaba namin sa gabi ng pagtatakda, gabi ng Qadar. So sabi ng Allah, hudal linnas, bilang patnubay sa sangkatauhan. So hindi lamang ito para sa mga Muslim ang Quran. Ito ay para sa lahat. Dahil ito nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sangkatauhan. So ibig sabihin, ang kanya mga salita ay para din sa sangkatauhan. So papaano ito naging final revelation na sabi nila? Natural lamang na ito ay final revelation dahil nga ito ay ipinahayag sa pinakahuling propeta. So natural lamang po yun. Kaya nga sa panagtanong, bakit huling araw ang tawag sa araw ng paghuhukom? Dahil wala ng araw na susunod pa doon. So dahil wala ng propeta na susunod pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so natural lamang na wala na rin kapahayagan na ipapahayag, ibababa si Allah sa sangkatauhan maliban dito sa Quran. So maliwanag po yun. Ang Quran ay hindi Biblia ng mga Muslim. Sa halip, ito ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat basahin, na dapat i-apply sa ating pamumuhay. Dito tayo kukuha ng ating mga guidelines, ating patnubay. So itong Quran, ito ay ang mensahe nito, ang main message ng Quran ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay tumatalakay sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang Diyos, na siya lamang ang lumikha, na siya lamang dapat sambahin, na siya may mga katangian at mga pangalan na walang katulad. Karamihan sa mga hindi lahat ha, karamihan sa mga verses ng Quran, ito ay nagtatapos sa pagpapaalam sa atin tungkol sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad, wa kana Allahu ghafura rahima. Si Allah ang mapagpatawad, ang pinakamahabagin. Inna Allah aliman hakima. Si Allah ang nakakaalam, ang lubos na maalam. So ito po ang nagtatapos, nagpapaliwanag ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa rito, ang message ng Quran ay ito pintungkol sa huling araw, anong mangyari sa mga taong hindi sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, at anong mangyari sa mga tao na sumasamba lamang kay Allah dito sa mundo, anong mangyari sa kanila sa kabilang buhay. Ito tinatalakay ng Quran. Ang mga kwento ng mga propeta, ng mga nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito rin ang Quran tinatalakay dito kung ano yung batas na dapat sundin ng isang Muslim sa kanyang pamumuhay.
anong kanyang dapat kainin, anong dapat niyang iwasan na kainin, anong dapat niyang inumin, anong dapat niyang iwasan na inumin, anong pamumuhay dapat niyang sundin, paano siya makipag-ugnayan sa kanyang Panginoon, paano siya makipag-ugnayan sa propeta, sa Quran mismo, paano siya makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, sa kanyang kapitbahay, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang mga hindi Muslims, paano makipag-ugnayan sa ibang mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay itinuturo ng Quran. At ito ay pinakita o pinaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang mga kilos at gawa. Kaya nga na si Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinanong siya kung ano ang pamumuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay sumagot ng nagbabasa ka ba ng Quran? So, ang kanyang ugali ay ang Quran. Kana khuluquhul Quran. Ang kanyang ugali ay ang Quran. So, ibig sabihin, ina-apply niya ang lahat ng pinag-utos sa kanya at iniiwasan niya lahat ng mga pinagbabawal. So ngayon, ito ay ipinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. So ang tanong dito, sa loob ng 23 years ngayon, more than 1,400 years na umalis si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano ito nanatili na hindi nabago, walang may nabago. Dalisay pa rin, pure pa rin. Dahil ito ay pinangako mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pangalagaan at si Allah ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay hindi po siya magsisinungaling, hindi siya tatalikod sa kanyang pangako. Anong pangako niya? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Katotohanan kami ang nagbaba ng reminder ng dhikr, ng paalala. Kasi yung Quran is paalala ito. Paalala mo tungkol sa purpose kung bakit nilikha ng Allah. Ano bang purpose natin pagkakabuhay dito sa lupa? Kundi asa man bala mga kay Allah. So pinapaalalahan natin ng Quran. Paalala sa mga maari mangyari kapag ikaw ay sumuhay kay Allah. Paalala kung ano mangyari sa iyo kapag ikaw ay sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay aklat ng paalaala. So sabi ng Allah, katotohanan kami nagbaba ng paalaala. Okay? Paalaala, itong dhikr, reminder. At kami mismo ang mangangalaga nito. So ito ay pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya sa Quran, La ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Walang kamalian na maaring makapasok dito. Dahil pinangalagaan niya. So ang pangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mismong literal na pangalaga niya. At paano ito ng pangalagaan? Dahil ito ay na-memorize ng mga Muslims. Na-memorize? Naisaulo ng mga Muslims. So paano ito naisaulo? Isa pang ano ng mga kababayan natin, ang Quran pareho lang naman yan, sinulat lang naman yan ng mga tao. Natural po yun. Hindi naman ang Diyos ang sumulat ng Quran in a book form. At hindi rin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga siya ay illiterate, hindi siya marunong sumulat o bumasa, sabi ng Allah sa Quran tungkol sa kanya, Nabiyil Ummi, unlettered prophet. So hindi siya marunong sumulat o bumasa, so hindi siya ang sumulat nito. So habang ito ay pinapahayag sa kanya ni Anghel Gabriel, ito ay pinapasulat niya sa kanyang mga sahaba, kanyang mga disipulo na marunong sumulat. So sinusulat nila ito sa mga bato, sa mga balat ng hayop, sa mga puno, sa kung ano man mga matitigas na bagay na maaring ma-preserve ang pagkakasulat. And at the same time, ito ay na-memorize din ng mga Muslims mula pa ng panahon niya. So para maiwasan na magkahalo-halo ang mga salita niya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang salita ni Allah, ay pinagbawal niya muna isulat ang kanyang mga salita. So isinulat lamang ang Quran. So ito po ay na-preserve hanggang ngayon. Walang may nabago dyan. Ito ay pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay challenge. Marami nagsasabi na sinulat din lang yan ng tao. Yan ay salita lamang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang challenge ni Allah sa Quran, mula pa noon hanggang ngayon. Sabi niya, Qul in kuntum sabi niya, ibig sabihin doon na, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin mimithli,
wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kung kayo ay may duda, may pag-aalinlangan sa kung ano ang ibinaba namin sa aming sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magbigay kayo ng katulad nito ng Quran na ito. Kahit isang sura lang, kahit isang chapter lang, anong pinakamaliit na chapter sa Quran dyan? Suratul Kauthar. Binubuo lamang ng 3 verses. Pero hanggang ngayon ay walang may tumanggap ng challenge na ito. Kasi nga hindi nga nila kaya. At ang warning ni Allah, sabi niya, fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kung hindi nyo kahit at talaga hindi nyo kaya, katakutan ninyo ang apoy na kung saan ang panggatong ay bato at mga tao na inihanda sa mga hindi mananampalataya. So may nakausap ako one time. Bakit ito na-preserve? Paano ito nabago? May nakausap ko na isang Kenyan na babae. Hindi siya Muslim. Kristiyano siya. Nag-usap kami. Sabi niya sa akin, alam mo kung anong nagustuhan ko sa Islam? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, yung inyong Quran. Sabi ko, paano? Sabi niya, tingnan mo lang ha. Kukuha ka ng isang Muslim at kukuha ka ng isang Kristiyan. Ipabasa mo sa kanila ang kanilang libro. Babasahin ng Muslim ang kanyang Quran at babasahin ng Kristiyano ang kanyang Biblia. Pareho silang namatay sabay. After 100 years, ay bubuhayin silang muli. At ipapabasa muli sa kanila ang kanilang libro. Ang Muslim ay mababasa niya ang Quran the same ang nilalaman mula ng 100 years na siya ay namatay. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Walang may nabago ni tuldok, ni isang litrang nabawas. Una dagdag. Samantala, ang Kristiyano, sabi niya, iba na. Kasi every how many years ay nare-revise at nai-edit ang Biblia. Kaya ito po ang katibayan na ang Quran ay na-preserve. Na marami po sa mga hindi Muslims na may galit sila sa Islam ay sinusubukan nila na sunugin ang Quran. Actually, nung last month lang may isang brother tayo na bagong Muslim na nagpadala sa akin ng video na pinapakita doon na sinusunog ang Quran. Ang sabi ko sa kanya, hindi siyang pinakauna, may susunod pa. Pero masunog man nila ang sinasabi nilang Quran na yan sa kamay nila, ang nasunog lamang nila ay ang papel nito. Dahil ang Quran ay nakatatak na sa puso't isipan ng mga Muslim. At ito ang pinakamalaking himala na dinala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran na binubuo ng more than 600 pages, na memorize ng mga tao, na memorize ng kahit mentally challenged na tao. Mayroon nga akong nakita na video na nakaraang mga last 2 weeks lang na na-share sa WhatsApp na batang may autism, may Down syndrome siya, na memorize niya ang buong Quran sa pamagitan lamang ng pakikinig niya sa radyo. So ito ang Quran. Pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat, dahil ito ay pinahayag ng Allah sa sangkatauhan, nararapat lamang sa mga kababayan natin na bigyan nila ito ng sapat na panahon upang basahin ito, alamin, magtanong sila sa mga Muslims. Huwag sila magtanong sa mga hindi Muslim tungkol sa Quran. Magtanong kayo, sabi ng Allah sa Quran, fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa mga nakaalam kung hindi nyo alam. So, yes, ang sumulat nito ay mga tao. Ito ay sa salita ng dialect ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang present Quran na hawak natin, ito yung dialect of the Quraysh, na ito ay pinili ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu nung panahon niya. Kasi ang nangyari ito, nang namatay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagkaroon ng labanan sa mga Muslims na ayaw na nila magbayad ng zaka, magdarasal na lamang sila. So nagkaroon ng labanan at marami sa naka-memorize ng Quran ay nangamatay. So nag-suggest ang isa sa mga companions, si Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, na tawagin ang lahat ng mga naka-memorize ng Quran at isulat ito in a book form. So nang sinabi nito kay Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ay hindi pumayag si Abu Bakar kasi natatakot siya. Sabi niya, paano ko gagawin ito na hindi ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So nang makita niya sa sitwasyon lumalala, ay pumayag na rin siya. So tinawag yung lahat ng mga Muslims na nakamemorize ng Quran at ito ay sinulat nila. Ngayon,
Nang dumami na ang mga bansa na may mga Muslims, kinalat na ito ang mga kopya ng Quran. Ngayon, dahil lang nga ang Quran ito ay pinahayag sa 7 ahruf, sabi nila ay 7 dialects, pero ang tamang translation ay 7 styles, 7 way, 7 pamaraan ng pagbabasa ng Quran. Ibang pamaraan, pero iba, iisa lamang ang meaning ng verse. Iba lamang ang pagbabasa, katulad sa atin. Sa Tagalog, ama. Sa mga Bisaya, amahan. Sa Ilonggo, amay. Isa lang meaning nun, tatay. So, ganun po yon. So, nang kumalat ng mga Muslims, nag-iba-iba sila ng pagbabasa, ng style ng pagbabasa, kahit na ito ay pinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagkaisa sila si panahon ni Uthman na ipunin lahat ng mga Quran at ito ay pumili ng dialect ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is the dialect of the Quraysh, na ito ngayon ang hawak namin. So ito pong Quran, ang humble request namin sa mga non-Muslims na bigyan niyo ng pagkakataon, nabasahin ito. Dahil wala namang mawala sa inyo kung kayo ay magbabasa ng Quran. Kung kayo po ay humihingi ng kopya ng Quran, meron po kaming translation lamang. Wala pong version, walang revision, walang edition ng Quran. Meron po kaming translation in different languages. Meron din po kami mga translations sa Tagalog, sa iba-ibang language. So kung gusto po niyo maka-avail ng kopya ng translation ng Quran, pwede po kayong humingi sa amin at amin po itong ipapadala sa inyo by courier, free of charge. So hanggang dito na lamang mga kababayan namin at sa mga Muslims, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.